Usually find your ideas? Actually, yung idea ng titas in the time of Tinder, naisip ko na yan nung nagkaroon ng mga dating application. Pero yung gawin siyang actual na libro, naisip ko siya nung nagkaroon ng Project Foreword. So, yun, nung time nga na may naka-lockdown tayong lahat, dun pa siya sinimula kong isulat. Yung pong main characters ko, apat na magkakapatid. Actually, base siya sa aming magkakapatid. Apat kaming magkakapatid, puro lalaki. So, yung mga mannerism nila, conversations nila, nabe-base ko din sa mga, pag nag-observe ako ng conversations ng mga bata. Kasi sa school po ako nag-work, guided sa associate. So, talagang araw-araw na ang nakikita ko lagi is mga bata, paano sila pag-usap, ano yung mga araw-araw nilang napagdadaanan. So, doon talaga ako humugot, nag-base ng mga characteristics, saka yung conflict, saka yung mga pinagdadaanan po ng mga characters ko po. But the easy answer is really they're based on people I know. But of course, in the telling, as they develop, they became more independent of the people. But usually when I meet someone and they're like, this person is really interesting, or like something about this person just makes me think about, let's say, something they said or something, some personality trait that they have. I usually end up writing about them. Human experience po and emotional pain that I overcome. During those times kasi, hindi ko po ako as in naka-focus sa poetry, parang more on stories po ako. There are times na nasaktan, nag-suffer ako ng emotional pain, and then I ask myself, what can I do for this overflowing emotion? So I use writing poetry as an outlet to release my overflowing emotions, and somehow it resonates the emotions of also of my readers. Kasi recently po, nahihilig ako manood or magbasa ng mga thrillers. Tapos parang, usually kasi yung nakikita natin dito sa country, yung typical lang na thrillers po, what if mag-try ako ng heist? Kasi usually, yung mga heist natin dito, more on comedy siya. So yeah. Parang, yung seryosong heist, talaga yung heist talaga. So, naisip po, gawin na lang yung confidence kasi para siyang bagong shadow world, ay hindi pa nakita masyado ng mga tao. Kasi more on comedy sa ginagawang comedy, ganun. Yung kanta po talaga ni Ariana Grande, yung first time ko po narinig. Sabi ko, ay, pwede kong sulatin in my own, sarili ko pong rendition naman. Hindi kanta, pero story. Mostly ng mga scenes dyan is from real life. Parang gusto ko lang po siya i-compile in a way na may, kunwari, yung reader ko, in a way na yung reader ko may matututunan dun sa experiences ko or sa experiences ng ibang tao. Ano kasi, yung true story po nun, yung inspiration is ako. Kasi hindi ko po alam paano magbasa ng mapa, tapos palagi po akong nalilito. So gusto ko pong iparamdam yun sa mga readers kung ano yung nararamdaman ko. I believe na pag ikaw yung storyteller, you're giving a part of yourself. Pero pag ikaw yung narrator ng sarili mong story, you're giving it your all. So in this way, binibigay ko yung pagkatao ko sa kanila. Parang ganun. Yun yung mindset ko kapag nagsusulat ako. Una talaga is bumabagyo noon last year. Medyo malakas yung bagyo, and then napaisip lang ako ng introductory scene. Hindi ko na control. Actually, hindi kasi ako nagsusulat ng outline. Hindi ako nag paplano kung ano yung ending. Kung ano ang naisip kong kwento, nagsusulat lang ako at hinahayaan ko na yung kwento yung magdala sa akin. Actually, before kasi, I was in college pa nung sinulat ko siya. Yung inspiration ko dyan before kasi, gustong-gusto ko yung mga ano, gusto ko yung trope na arranged marriage. Kaya lang, parang sabi ko, bakit medyo gas-gas na yung arranged marriage? So, I think it's better kasi na parang consensual yung, like yung marriage nila sa isa't sa kay Amara at saka si Eric. So, parang yun yung pinaka-inspiration ko. Yun, as in romantic talaga yung gusto ko. And then, naniniwala kasi ako talaga na love, kahit anong klaseng love, pwede siyang ilagay sa isang novel. So, yun yung naging pinaka-focus ko dyan sa novel na sinulat ko. This was inspired nung una kong trip sa Guimaras kasi sobrang ganda ng place. This was during the time na hindi pa ganun ka-popular yung local travel. Medyo amazing siya and sobrang isolated that I thought
etong lugar na to, gusto kong gawa ng tribute. I fell in love with the place and I really wanted to show kung gaano kaganda ang Guimaras. And then when I was there, I was standing on top of a cliff. Well, I was standing sa may isang rundown na lighthouse, Spanish era lighthouse, and it looked so beautiful when I was looking out. And then suddenly the story came to me. And then and there, I decided na, uy, parang magandang gawa ng kwento to. And yun, dun ko na realize na yun yung gusto kong isulat. Nung time na yan, if I'm not mistaken din po, meron ako napanood dito rin po sa ABS-CBN, yung pong teleserye ng Bida Contra Bida. So parang ganyan din po ang naging tema ni Orlando Mirasol. Kasi para pong nung una, ipapakita po yung kanyang hardships at saka kung paano siya nakaahon. Pero yung pag-ahon na yon ay magiging dahilan pala ng pagbabago niya. Tapos doon na magkakaroon ng revenge. Na nasa bandang huli, may certain twist sa istorya. Actually po, yung pinasa ko po, yung Happiness Arises From Within, napanaginipan ko po siya. Tapos sabi ko, bakit ko kaya siya napanaginipan? Sinulat ko po yung napanaginipan ko. Then there, parang nakita ko na, ay, pwede ko siyang gawing kwento. Magkahalo pong experience in life and yung mga kwentong, mga naratibong na nababasa ko. I'm reading a lot of books. So, ayun yung nagiging foundation ko, yung life experiences to come up with my stories. Ano po talaga akong tao, parang medyo observant, tsaka empathic po talaga ako. So, sa mga nakikita ko pong sitwasyon ng mga tao, sa mga social issues, sa mga stories na nababasa ko rin, na nakaka-inspire sa akin, sa nakikita kong mga problema ng mga kaibigan ko, ng mga taong nakakasalamuha ko, tsaka sa reality na rin po ng sarili kong buhay, doon ko po nakukuha yung lahat ng emotion, pati po yung mga content na nasusulat ko. Mahilig po kasi ako sa Korean culture and yung mga K-pop. May isa pong K-pop group na meron silang team na ganito. Ito. Kaso, lagi po kaming nabibitin na, hala, bakit ganun yung mangyari dito? Parang laging open-ending mga scene, diba? So, doon na po na-work yung curiosity. Paano kung ganito yung nangyari? Paano kung ganito yung nangyari? So, medyo due to frustration po siya. Parang gusto ko siyang duktungan na, gusto ko siyang gawan na ng story or kung paano nangyari yun. Actually, medyo weird yung origin itong story kasi naggagawa ko ng konting kwento regarding sa experience ko before. Back in 2014, nag-attend ako ng sa UE ng master classes ng MBA. Dadaanan akong bridge doon sa bandang sa Sagmon River. So parang nahihiwagaan lang ako kung na medyo parang delikado or pag madilim, wala masyadong ilaw. So, yun, nabubuo lang yung imagination ko. What if there is a story behind or merong isang character na did suicide? It happened maybe 2 or 3 years ago. I attended this school program where my classmates and I went to a special school and met with some special people there, or people with mental illnesses and such. Something about them just hit me, struck me, and it kind of inspired me to write something, a story about them. I grew up watching horror movies, yung Asian and Filipino horror movies. So, nung high school pa lang ako actually, nag-start na ako magsulat ng mga horror stories. And then after college, I had depression. Pinamit kong channel or avenue yung writing to express out all my anxiety, my fears, my troubles. And basically, yung inspiration ko is yung experiences ko before. Fan din ako ng horror talaga kasi ever since nung bata pa ako. So, yan din yung mga hindi kong isulat siya. So, itong mukha, inspired siya more on sa lugar. Mas nahook ako dun sa setting ng kwento. Yung kalsadang madilim, yung bahay na batong malaki. There is a specific place dun sa probinsya namin na ganun ang itsura. At sa tuwing dumadaan ako, dun ko na-imagine yung kwento na yun. Naghahanap po ako ng internship nung time na yan. 17 years old po ako. And then, one time, nakita ko po yung post ng isang tabloid newspaper na naghahanap sila ng intern. Ginawa ko po yung requirement, which is gumawa ng tabloid article. So, meron po akong isang artista na kailangan gawan ng article that time. Later on, habang sinusulat ko yung article, naisip ko na, bakit ganito ka-sensationalize yung kailangan isulat sa tabloid? Bakit ganito tayo ka-drawn sa mga buhay ng artista? And
that's really what I want to examine here in Miranda Writes. Kung gaano tayo ka-focus sa mga artista natin and what's behind the glitz and glamour po. Funny thing is, it was a day when I was sad. I just went out around Iloilo. It was just a walk around Iloilo to engage with the locals. It helped relieve my feelings, no? Maganda talaga yung mga stories nila. Maraming ka matutunan sa kanila. Writing captures their moment, their empathy, their feelings, their experiences. That's why I love writing. Every time tapos ako mag-talk sa kanila, that's it, I write so that I can still wrap around with their emotions. Mga sanay sa ilang po na nagpapap sa pagnaliligo ako sa dyan. Yun po, sinusulat ko lang siya, tapos inipin ko po siya na by category. Tapos, actually, tatlo lang po yun, mga apat, gano'n. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po para doon sa anak ko. Opo, may anak ba ako kahit mga grade 6. Gusto ko po kasi talaga mag-create ng story na psychological thriller. Kasi mahilig ako sa paranormal, sa horror, ganyan. Pero gusto kong parang i-apply yung style ko at saka yung concept na nasa isip ko. So, dun po nabuo yung Ezreal's World. Ako po kasi pag nagkakaroon ako ng story, very random, hindi talaga ako yung, mag-isip ako ng story. Hindi ganun eh. Nauuna muna yung nakatulad mo na ang madalas po talaga pinapasukan ako lagi ng story kapag nasa biyahe ako, commute. So nahirapan ako dyan kasi hindi na ako nagko-commute, nag-work from home kasi ako nung quarantine. Pero kakanood ko ng mga balita sa social media, maririnig ko pa rin naman yung mga nangyayari, di ba? So doon siya nag-trigger yung mga nararamdaman ng mga nag-post, yung mga nararamdaman sa balita. Yung emotions na yon, eventually, nakuha ko siya. And yun, pinagsama-sama ko siya. Kada may naisip ako, dinunod ko yung story. Sinusulat ko muna siya sa notes. Ganun kasi yung style ko. And then, tapos pag marami na siyang mga pirapira, so saka ko na siya pinubuo ng isahan. Ano, una muna kasi, mahilig ako sa paranormal topics. Binasik ko siya, yung pinaka-idea ng story, sa Ghost Month ng mga Chinese. Gumawa ako ng fictional town sa dun sa kwento na every month sa town na yon maglalabasan ng mga spirits. So basically dun sa tradition na yun ng mga Chinese. Yung ano po dun kasi yung iba dun sa panaginip. Kasi di ba po may mga panaginip tayo minsan. Tapos parang hindi na tuloy. Tapos ngayon, pagising ko, tinutuloy ko yon. Tapos yung iba dun, base sa totoong buhay. I was like almost living na sa hospital because of my grandpa. So I met a lot of people po. So masasabi ko po yung characters sa colors or combination po ng iba't ibang tao. Like sa isang character, combination po siya ng 3-4 people. Like, kaya po siguro, ganun ka-vivid po yung naging character nila. And like what I said po, hindi po ako nagpo-focus dun sa ano ba dapat yung kailangan maging decision nito as the story goes. Ano ba yung magiging turning point? Hindi po. As the story progresses, dun ko lang din po yung isip. Since ito yung gusto niya, since ito yung mga hindi niya gusto, ano kaya yung magiging decision niya as a person? I have friends po na gay people, and I've heard many stories from them experiencing discrimination, especially with the treatment of the church towards gay people. And rarely po akong nakakita, if not at all, na story na daring enough to confront the reality na there's a really, really huge discrimination by the church towards the gay people. And na-feel ko po na isulat yun para din po sa mga friends ko. Nung nag-work pa ako sa BPO, merong isang akong office mate na umapit sa akin, sabi niya sa akin, gamitin ko na siyang karakter sa isang story na sinusulat ko kasi alam niya na nagsusulat ako sa Wattpad. Yung office mate ko na yun, medyo lapitin ng bata lang siya fresh grad ng college, tapos medyo lapitin siya ng mga nasa LGBT community. I-discuss ko sa kanya yung naisip kong plot para dun sa story. Pumayag naman siya, sabi niya sa akin, basta gawa mo, okay lang kahit ano. So, ginawa ko po yung story. Yung siya yung 21, tapos yung 40 is yung nakasama ko sa boarding house nung nag-aaral ako ng college na member ng LGBT community, na nakakakwentuhan ko siya. May mga part ng buhay niya na nakakwento niya sa akin, na bigla ko lang naisip na pwede siguro mong isulat.